almost 10:34 a.m. dito and hello, good morning. Mag-gather ako ngayon ng mga ingredients para dun sa barbecue kasi gusto ni Eric mag-barbecue kami kasi meron nga siyang grill na binigay ng tatay niya. So, ayun, gagamitin namin yun. Well, excuse namin na gumawa ng barbecue para dun sa grill. So, ayun, meron naman akong mga ingredients dito na pwede kong dalhin. So, magdadalhin ko ito mamaya. Nasulat ko na rin yung mga ingredients para dun sa pork barbecue kasi hindi ako marunong. Tsaka, tatlo yung recipes na sinulat ko. Merong ang daming ingredients tapos meron din yung konti lang. So, wala, baka pag samasamahin ko na lang din ko ano yung best or kung ano yung meron ako dito. Ito yung side ni ate. Ayan. Tapos ito yung side ko. Bagong division niya ginawa. Ay, kailangan ko rin palang butuin yung meron ako dito saan na yun? Yung mga lumpia na binili ko kay ate na ako. Matagal na to. Kaya kailangan butuin ko na to ngayon. Or maya maya. Bago dumating si Eli. Ilis ko na pa. Tunabit ako. Ilis ko na tayo. Nakatawa naman, sumabit ako. Pagkita ako ngayon sa MediCenter kasi gusto kong magpa-annual check-up. And siguro mga ano lang, iban yung kukunan ng dugo, mga ganun. Pero i-reseta lang yun sa akin ng doktor. Tapos, for sure, kailangan kong pumunta doon sa Dyna Lab. Basta malapit lang yun dito sa amin. Sa may Oliver Square lang din yun. And sana may doktor doon na available ngayon kasi mag-walk-in lang ako. Kasi yung dati kong doktor, yung family doctor ko, wala na siya doon sa MediCenter dito na reassign na siya sa ibang branch. Ayun. Ay, in fairness, medyo malamig pala ngayon. Ano ba yan? Lagi hindi nagtutukma yung gusto ko sa outfit ko. Medyo mahangin ngayon. Ayan yung pupuntahan ko, MediCenter. Nakikita nyo ba ang lakas ng hangin? Or naririnig nyo? Pasok tayo dito. Yung MediCenter, nakakabit dito sa Rexall. Unsuccessful yung pagpunta ko dun kasi ayaw nila magpa-walk-in. So, wala, kailangan ko daw tawagan si Dr. Hassan tapos dun ako magpapacheck. Eh, layo-layo. Dito na lang ako pupunta sa medical clinic. Katabi lang to ng Shoppers. Okay, walang successful dun sa mga pinuntahan ko kasi bukas pa daw sila mag-resume ng walk-in. So, dito na lang ako pupunta sa Shoppers. Meron akong bibilhin dito pero nakalimutan ko. Basta nasulat ko yun. Naalala ko na yung kukunin ko. Gusto ko ng eye drops kasi natapon yung eye drops dun sa bag ko. So, kailangan ko ng bago. For dry irritated eyes. Ito's dalawa na ata siya. Okay na to. Nandito ako sa clearance. And meron ako nakita dito sa taas. Tempura seaweed chips. Parang masarap. $3 lang siya. Try ko kaya to. Medyo unsuccessful yung lakad ko kasi yun nga, wala akong nakita na doctor today. Pero, well, at least nakapaglabas-labas naman ako tsaka nakapaglakad-lakad. Guys, nag-text na si Eric. Oops, nahulog yung cellphone ko. And 1:13 p.m. na dito. Hinihintay ko na lang siya. Ready na ako. Yung mga iba kong gamit nandun na sa labas para sa aming barbecue. And yun nga, dadaan muna kami ng Seafood City bago kami pumunta sa bahay niya. So, ayan. Ready na ako. 1:20 p.m. na dito and mag-e-extend daw si na Eric. Nag-text siya sa akin. So, dito na lang siguro ako magsasaing. Nandito nga pala yung mga dadala ko. Pakita ko sa inyo. Nandito kanina yung lumpia kasi para nandito siya sa, hindi man tawag dito, basta ito, sa lalagyanan na yan, para sa mga malamig, ganyan. Kasi baka mag-seafood city pa kami, so inisip ko dito kayo lalagay. Tapos, meron akong dalang bigas, kasi dun sana ako magsasaing. Tapos yung oil, para din sa lumpia. And yung mga ingredients na meron ako. So, ayan, dito na lang ako magsasaing. Kasi wala pa naman siya.
Dito na lang din siguro ako mag prito. 1:45 to 2 o'clock pa daw siya makakaalis doon. Tapos, mga bandang 20 minutes pa bago siya makapunta dito. So, at least, luto na to pagdating namin dun sa bahay niya. So, ito. Inire-reuse ko lang tong oil na meron ako dati. Dumating nga rin pala yung package ko. Pakita ko sa inyo kung ano to. Ito lang yung laman ng box. Ito. Ang tawag niya is blackhead remover with blue light. So, ayan. Itsura niya. Every time na pumunta ako dun sa salon ba yung tawag dun? Or basta dun sa Lady Ming na yung pag nagpapaano ako, nagpapalinis ako ng mukha. Laging sinasabi ng babae na bumpy-bumpy na mukha ko. So, ayun. Nahiya naman ako. Kaya bumili ako nito. And maganda naman yung reviews niya. So, hopefully, okay siya. Ayan siya sa loob. Meron siyang parang tatlong nozzles. Ayan. Hindi ko siya matanggal, pero ayan siya. Tapos, ito yung device. Ayan. Actually, apat siya kasi meron pa siya dito. So, ayan, apat yung nozzles niya. Tapos, meron tong, ano ba to? Yung parang filters. 2, 4, 5. Tapos, dito din 5. So, 10 filters ang meron dito. Tsaka yung charger niya. So, yun lang ang nandun. Ay, tsaka yung manual. So, yan. Try ko to pag medyo bumpy-bumpy na yung mukha ko. Okay na tong mantika ko. So, buksan ko na to. Ayan. Kasya ba yung dalawa? Nakaprito na ako ng dalawa. Try ko itong isa. Bungap. Sarap. Walang suka. Nandito na ako sa baba. Wala pa si Eric, pero papunta na yun siya. Alam ko gutom na yun, kaya yan, dito na ako maghihi. Ay, nandito na ako siya. What? What? Placenta. They're all for whitening, so what? Yeah, I think so. I found the banana ketchup. I don't know what. Ano ba masarap? I get this one. Girls look so white. They're all too big. Vinegar. Just regular vinegar. Yeah. Okay. Maybe we can get this one. Yeah, but like, do you want like rice vinegar? I don't know this brand. Okay. But I do know this one. Okay, just get whatever brand. I think it's $3. Okay. Even if we don't use it all, yeah, let's just get that. Okay, we'll get this one. Do you want some crackles? Oh, yeah, you can get those. I found them. They're up there. There's no big ones. Yeah, there's no big ones. It's okay. I'll buy next time. No, I want the red one. That's not a white onion. Yeah. This is white onion. Yeah, I know. I was gonna get red one. But you said white. Oh, did I? I think. No, I just said onions. Oh, then you can get red. Okay. Hi guys. Ito yung niluto ko kanina. Tapos nandito na rin yung kanin. Tapos bumili kami kanina ni Eric dun sa Grill City. Kinainan niya yung barbecue niya. Tapos naliligo lang siya. So, makain na ako. Mahina naman yung kumain. So, for sure, hindi namin ito mauubo. Tsaka hindi ko rin alam kung magugustuhan niya itong lumpia. So, bahala na. Papatikim ko sa kanya mamaya. Hi guys, natutulog si Eric ngayon. Kaya, tahimik lang ako dito. Pakita ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon. Nagpipinta ko by numbers. Ayan yung ginagawa ko ngayon. Itong kulay na to, number 15. And ayan, ayan na yung mga napinturahan ko. So far, ito yung magiging insura niya. Ganyan sana siya. And meron pa akong isang
guide dito just in case. Papatungan ko yung mga numbers tapos hindi ko na siya makita. At least may guide ako na. Hi guys! Ayan, gising na si Eric and nandun siya sa condo board meeting niya sa Zoom. So, ayan, niniyong ko muna siya dun kasi kailangan niyang kausapin yung mga nandun sa condo board. Pero anyways, yun kanina nag-hangout lang kami dun sa sala tapos ayan, nag-load na rin kami ng mga dishes niya kasi hindi siya well, hindi siya naghuhugas ng yung mano-mano na hugasan ng mga plato. Nilalagay niya sa dishwasher. So, nilagay ko rin sa dishwasher. Pero hindi naman lahat nalalagay dun. So, yung mga hindi, syempre, minamano-mano niya. Pero anyways, pakita ko sa inyo yung progress ng aking paint. Kasi medyo madami na rin akong na-paint nung natutulog siya. Wait lang, ayusin ko lang tong camera. Ayan. Ayan siya. So, madami na ako na-fill pero i-double coat ko pa or triple coat ko pa yung iba kasi ayoko yung nakikita yung mga parang yung numbers niya pag pininturahan mo. So, ayan o. Medyo halata. Madami pa siyang mga puti-puti pero at least may progress. Yung itong parts na to, ito yung mga itim lang yung pipinturahan. So, last ko na yun gagawin. Tada! Ito na yung pancake ko. Pancake ni Eric. Pancake. Ay, nako!